nasa lower bracket or natalo sila is that may palagtong team na to actually, guys, eh. And actually, kudos for Sirjack for actually giving the chance for this young gentleman na makapaglaro sa gito kasi na mapapursue pa rin nila yung passion nila for esports. Same goes for Bern'S Esports na namamali si Prof. B noong nakaraan. Bern'S Esports. Ayan, labanan na ano to eh, ng Norte, Pampanga versus Bulacan ba? Malabon. Yes, Bulacan. Ganito ako sa Bulacan at Malabon. Bulacan, o nga pala, Bulacan. Ang Malabon, ito si Atine, Malabon tags to eh. Malabon tags and harmony. Uy, blind right. Ako sa Cebu ako, kaya maayong buntags and harmony. Maayong buntags. Sa amin, wala eh. Las Pinas, wala eh. Ano eh. Wala kami. Ay, di. Doon pala si Target. Disiklan Music. Disiklan Music. Southside Production. Nakapag-record ako doon sa Disiklan Music. Buti pa ano eh. Vito Crew meron eh. Sa Vito Crew. Vito Crew. Hello, Vito Crew. Ang mga na doon sila. Sila Gab. Alright! Umpisa na natin. Parang walang energy kanina si ano eh, si Atina eh, naluluha-luha ako. Ha? Diba? Ano daw? Guys, comment down below sino nga mas energetic sa amin ni Prof. Alright! Kailangan mo. First and... Na juice lemon! First pick for the side of Sirjack Esports, Brody kagad. Tinan mo naman, and sagot naman sa kabila, that's Alice the double sport. Matilda na... Whoa! They answered Joe! They answered Joe! Oh my glory! In a combination of Esmeralda! Oh my G! You gotta be kidding me! You know what the Esmeralda can do in that lineup? Can do the protection, man! Pampahin lang si Reserve Lucky ang galang energy. YSS! Oh my god! I hate. We got a baby here. We got a baby. Speaking of baby, they bad baby. The baby looking, but not real a baby. Harley. Harley. All right. What's the answer for the Sirjack Esports? Kailangan natin malaman kung ano isasagot nila. Naku, delikado ito. Kinakabahan ako sa susunod nilang gagawin. Ano kaya ito? Sino kaya? Abangan. Yuzong. Napakaganda nun! Yuzong! Napakaganda! Beautiful done here by the side of Sirjack Esports! Wala! Alam ko, Profi, di ka makasabay sa energy ni Sir Madville. Okay na. Drafting pa lang, intense na! Pagpasok sa game, okay. Okay na, sumugod na lang bigla yung si Bro. Ganda! Okay yun! Naging parang shoutcast ng ano, no? Billiard. Diyan, so, pumapwesto na dyan si... Si Alice, nasago, okay? Pag-ano ka? Parang ano, horse move to K-12? Oh, no, pag tayo dyan. Di ko alam yung mga ganyan. Yung mga ganyan. Kaya nila pinan kasi dito, syempre pag nakuha yung magkapatid na si YSS, di ba? Yuzong Shin at Yuzong. Yuzong Shin at Yuzong Shin. Delegates. Okay. So, what can you say about the lineup, Prof. B? Mas maganda mga bunks ng Sirjack Esports dito. Mas gusto ko yung mga bunks ng lineup nila dito. Balance eh. Merong range, may burst, may sustain, may setup. But you don't know the promise of that pakito eh. Diba? Kapag yan sumugot, sumagot, uppercut, mawalan sila ng sayaw dito sa tingin mo. Parang kinita. sige dito. Nag-sports ano. Ayan, tapos si Ate Waga yung shoutcast. Pero sige, kayo na muna, Prof. B and Atina. Bigla lang iwan. Sinima lang ako na matas ang energy, ha? Kailangan pantayan, ha? Pantayan. Sinet ni Sobrang Pilang ano, energy level ng sobrang high, guys. Kaya kailangan makasabay sa akin si Prof. B. Patay tayo dyan. CR lang ako. So, pwede mong CR. Jowa. Post muna. Okay, we will be asking for a pause dahil po ito problems na si Prof. B, guys. Yan na, number one, Jack, ng Sirjack Esports, si Ramen. Number one na ano yan? Pantok.
Pantok. Diyan ang Pantok. Oh, medyo Tarlac. Malayo sa Piñahan. Tarlac yan eh. Bulacan yata yan eh. Saan? Bulacan yata yan eh. Ah, Bulacan. Oo nga. Well, sabi ko nga. Doon sa marami nagbibenta ng puitis. Ban sa Bukawi. Bukawi yung Bulacan. Bah, may buka, Bukana ka. Lang yung Bukawi. No? Buka yun eh. Sa Bukana lang. Let's do this para sa ating series number 4, game number 1, Sirjack Esports versus Bern'S Esports. Let's go! And look at the Earth items, ladies and gents, very mind-blowing yung nakikita natin. First strike, for the first item ng Hypercat, talagang gigil na gigil sila mag-farm, grabe yun, Propy. Oh, tinulungan yung red and blue minions na papatayan dito sa mid. Kaluwat kanan, taas at paba, habang binabakpak nila Little Wonder. And jump out na muna dito si Lycus. Medyo delicate sila. 3-man rotation, pababa sila. Pero habang si Ramen against kay AD, mainit. Iba na nito naman. Sigawa mga tao ng tapusin. Pero game number 1 pa lang tayo, mga kaibigan. Ramdam natin yung tension nila. Gusto nila magpapahaya ng hirinig ko. Energy yarn. Ice by yarn. Ice yarn. Gusto niya yarn? Gusto mo yarn? Ito na, one-on-one with the great one. Sama against Bern'S, bailing out right now. Still, he was able to get the orb while he's got cutie forever rotating. Former rotation, not to tap. Sabi dito ni ano, kala ko, Bren, inaabangan ko pa naman. Ilang oras kayo inabangan. Pero okay lang yan, magpapakita ng maganda laban yan. Di naman makapasok yan sa contenders division ng ganito. Diba? Hindi yan palag-palag. Oh, eto na, guys. Oh, I'm seeing. Oh, ikaw na muna atin, ha? Kaya mo yan. Then, from 164 teams, guys, natira tayo sa top 16 natin. Pero ito, laglagan na to. Ay, sabi! Oh! Nabigla sila sa likod. Grabe naman ang combination na pinakita dito ni Eudora at ni Brody. Ang sakit eh, blast sabay kuryente. Hindi nakapalagi isang matigas. Si Baksha ba yun? Si Baksha. Hindi kumubra yung planggana niya. Palanggana pa nga. Pero dito, mas cutie spotting wow! Members of our Esports Superbad Puppy! Wala, nasobran pa nga ng kanyang mga damage habang si Ramen going in. Nasa resipa! Ayan, resipa! Hinahanap nyo against Robic. And down you go. 3-0 for the side of Sirjack Esports. Ang nakasecure ng turtle, sino? Si? Si Sirjack. 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 Nakita mo yung pagkasipa, nakasargo na siya na Brody. Si Brody. Ang matindi dyan, yung 3 kills dito ng Sirjack, lahat nandun sa core hero. Napakaganda ni Athena. I mean, nung start ng Brody dito. Kaya nai-ignore message eh. Pero why is that? Slowly but surely, even though medyo lagging behind sila sa network, Prof. B, humahabol naman sila against Sirjack Esports, focusing on their own farms. Pero, hindi na nakita dito si Roy Sama, pero, uno, ang sakit naman ng damage ni Bern'S, pero hindi pa rin magiging sa 3-man rotation to, Prof. B! Nauntog na si Lycus, pero siya mapepektusan dito sa baba. While may rotation na ginagawa naman dito, etong si Pakitom, nagka-switch ba? O hindi? Hindi, hindi pala. Kanina pa naglalaban pala itong Boxingero tsaka MMA fighter ba itong isa? Muay Thai. Mixed martial arts. Ayun o. Ba't Muay Thai? Hong Kong. Ayun. Pero yun na nga, tinamaan dito, yung viral justice ko na rin sa loob mismo ng Tori. Nakaramdam siya ng sakit. Pero natiis niya to. Parang ikaw na. Oo, natiis ko rin. Parang si, ano, si Alice tsaka si ano eh, Esmeralda, patigasan. Oo, sino unang bibigay? Pero ito na, mag-isa ka lang dyan, walang matigas sa marami. Iskat, you're not cute forever sa ganung galawan. Walang bakunat sa apat. Ang maganda doon, Prof. B, monster kill! Talaga doon, si Torin. Ice by yarn? Ice yarn. Uy, natipa! Ay, grabe, hingat yung paloob. Sabi, hindi mo na kailangan ito, expressway. Point to point ang binigay dito ni Ramen. Walang hintuhin ko sa deadly. While Lauren and Malsu did doing a great job getting the zone for themselves. Tama ka nga. Themselves pa nga. Pero dito, possible denial buff pa nga dito si Lore. Talaga namang tuloy-tuloy yung pag-asenso, Prof. B. Talaga nakaluwag-luwag na sa buhay. Oo, iba ang ano. Nakamay, ano, maganda nga kondisyon
ng Sirjack Esports right now. 7-0 ang ating score. Going into the 5-minute mark. Anim sa pitong yan, guys. Nakakayo rin. Ay, nagsakali. Pero makukuha pa rin naman nila to. Ang ganda sana ng combo pagsipa. Lumabas dun sa ano, sa Imperial Justice. May pagwelo dito. Scott QT trying to stamp on this one. Binangga si RC. Counter go. While si Lycus magdi-disengage the rest of the gang. Loren. And bumaback up siya dito. 3-man rotation. Ramen, pwede nila i-pick off. Ang ano dyan is nakabantay lang si Miles QT. Ay nako, isa ka lang dyan, Dongchi. Hindi ata magandang galawan to. Pwede silang mag-burst. An early immortality pala kay Loren para pwede siya pumalag dito. Loren? Habang na-stop na, na-stun rin si Scott QT forever naglako. An easy 9-0 right now for the side of Sirjack Esports. Grabe naman yun. Godlike na dito. I like the strategy that Sirjack is using. Pati na rin ang panggugulo lang dito ni Roy Saba against Bern'S Esports. Hindi pa ako nakakakita ng miracle plays na pagligtas ni Lyco sa mga tropa niya dito, Prof. B. 17,000 versus 13,000 dito ng Sirjack. Ang ganda ng consistency nila sa rotation or even the momentum itself. Ladies and gents, going into the 6-minute mark tayo dito. Dalawang torre na rin ang na-secure nila and going in for away the dragon. Napakaganda ng kuryente. Habang circling eagle, pagbagsak niya siya ang namatay. Sinundan dito si AD, dinamay pa nga at nahimatay. Grabe 11-0. Word. Ito, Bern'S. Athena, anong masasabi mo? Anong take mo sa early immortality? Usually, anti-kiras eh. Ay, brute force ang gamit ng isang brody. Pero look at that. Core item, tinan mo nga dito kaya, no? Kaya Loren. Oh, naka-ano ka agad? Immortality. Ang take ko dyan, guys, is that dati tinatawanan yung immortality first build. Around season 2 yan dati ng MPL. Nung umuso yan mga season 4, season 5, sa Xburg yata yan na nag-first immortality. Which makes sense. Kung gusto nyo, go for the kill lagi. Tapos yung mga kasama mo, full on damage build. It's ano naman yan eh. Kumbaga, nakuha mo naman yung early snowball mo. Diba? 8-0-1 ka for the KDA. You have the retribution. Even though yung damage item mo wala pa, you have Miles QT for the burst. Wala namang magbibuild agad ng magic resist for the first damage dito for Bern'S Esports. Pero look at the job, Prof. B! Yun na nga, nakakita na dito. There's a stamp, a stun. Scott QT will not escape from that TAM. Galing kay Loren. May round 2 pa dito. Second wave ang paparating. They need to defend ang second turret. AD and the rest of the gang trying to hold. There's a knockup sa dalawa dito. No follow-up. Na-stump siya. And na-stun na rin. Naglaho. Parang bula. Parang in-ignore yung message niya sa messenger. Masakit yun. Napakasakit. Mo alam kung sinin na ba o hindi. Delivered eh. Delivered. Pero hindi sinisin. Galit eh. Oo. Nabasa yun eh, nag-notify pero hindi na in-open. Oh, ayun lang, masakit talaga yun. Kaya nga eh. Sige, balita tayo sa laro. Ayan na guys, 13-0. Oh, hula tayo ah. Sino unang mamamatay sa Sirjack Esports? Oo nga, oh, sige nga. Basihan natin. Pero sa tingin ko mamamatay dito, si ano, si Ban. Silvana. Let's see, feeling ko si RC. Pwede mo matay dito si Ramen na later. Si RC rin pala si Silvana. Sige, Ben. Parang na-scene. Chow sa'yo. Ako si Chow sa akin din ha, si Ramen. Sige. Sa akin si ano? Si Sama, si Roy Sama. Ay, item check nga. Kung kaya po patayin to. Hindi pala. Oh, sige, ano, checkmate. Mako na si si ano. Oh, wow. Naka-Athena. Touch move ba? Touch move tayo dito, ha. Sige. Depende, si Esme, tatawagan ko kapag mag-crash. Sa batak. Pero right now, guys, 14-0 ang ating kill score, 28,000 versus 20,000. 8K ang kalamangan na Sirjack Esports and with the item check na nila. Sorry, nag-focus kami sa kung sino mamamatay. Yudora ako, ha. Defensive item ang binild up dito ni Loren. Even though he is the hyper carry, guys. Immortality and Athena Shell. This is the first time that I'm seeing this right now.
and another defensive top, most probably for Loren, brute force breastplate, possible entry. But look at that, Calamity Reaper, Enchanted Talisman for the Esmeralda. Talaga naman, napakasakit ng bawat pagbagsak. Blade of Heptasis, BOD, Fortitude, surprisingly, pag may sumalubong talaga dito, surprise, happy birthday talaga ang pagbabi. Eto oh. Na, sasalubong na nga, going in, hindi, hihintay muna nila yung First Lord marching in sa side, I mean, bottom side ng Sirjack Esports. Biglang huminto dito. Kinokontrol na. There's a freeze lane ang ginagawa. Control lanes ang ginagawa ni Sama and the rest of the gang. Eudora ako ah. Yung ano ko. Ito na. Miles Cutie right in front and Roy Sama as well. Si AD tumatiming lang eh. Pero yung pa-timing-timing na neto later on kasi bumibuelo na rin tong Sirjack Esports eh. Hindi nag-i-stick to one si Prof. Bigay si Esme, tapos biglang si Yanda. Kaya na, Dito! Hunor! Wala silang backup dito. Lycos muna umaatras habang dire-diretso lang. Hindi tatalon si Bern'S ng Bern'S Esports sa kanilang alis. Nag-disengage, waiting din. Ang jump in coming from Lycos. Ito si Bern'S. Nasi Papa. Okay, RG, immortality, may immortality. Oh, ito na, ang kanyang kick in. Yes, wala si Choma ang nanalo. Ay napitas dito. Ay napapalakpak pa si Rek D. Na direkta na rin dito. Sirjack Esports getting the game number one against Bern'S Esports. Athena still got it, mga kaibigan. Prediction is real. Diba? Sabi sa'yo eh. Bakit hindi mo na-predicto na mangyayari yun? Seminar talaga to si Prof. Bigay. Seminar. Sabi ni Sawato Salvador, ang mamatay daw maghuhugas ng plato ka na Sir Jack. Ayan, hugas ka ngayon, ano? Kaya, ano ramen. Na, parang kinukulang sa ensayo si Prof. Bisa propesiya. Kailangan ibalik. Hold up daw, hold up. Binigay ko lang yung belt sa sa'yo. Wala. Tito problems na guys, pasensya na. Pero 16-1 ang huling score natin. 10:59 and duration. Grabe, muntik na mag 11 minutes ah. At dahil dyan, mamimili ako na mananalo ng 570 diamonds. Mm-hmm. Reverse clap. Si ano, Angel Rose Javier, sabi niya, prediction 101. Yan. Congrats kay Angel Rose Javier, nanalo ako ng 570 diamonds. Yeah! Congrats, Angel! Yan, supporter ko ninyo. Meron pa ulit tayo next game. Sige. Hindi tayo pagod, Cyrus. Ilan na ba ang ano? Ilan na ba nabibigyan natin? 570? Tatlo na. May dalawa pa. O, pamigay nyo na rin ako. Ayan. Sad boy na nga. Sad boy ng 2021. Sad boy na si Proby. Pero ito, sino ba sa tingin nyo ang ating MVP dun sa ating game number one between Sirjack and Bern'S? It's... Brody! What? Hold up. That's ridiculous. Hold up. The early 3-0. Alam mo, dun palang nakita mo na. Then, a smart first itemization na kuha niya is the immortality. It means, pag nakikita nyo kasi ang Brody na naka-immortality, gusto niya laban lang ng laban. Okay lang masaktan. Diba? Damage lang siyang damage. And if ever ma-pick off siya, pop lang sa kanyang second life. Yan na nga. Ito kasi yung sinasabi ni Prof. B, nung even though mag-tank item kasi to or more on defensive ang Brody, guys, yung damage niya, yung base damage na lang, ah, yun na lang pagbasihan nyo, enough na eh. Diba? Ang sakit, Kuya Ed. And tawag dito, nakapag-malefic roar ba siya? Hindi ko na napansin eh. Hindi ko yata akong maabot. Kasi usually, tatlong defensive item, tapos tsaka siya magmamalefic roar. Yun yung build ni Carl Tizzy sa Brody nung pinaperwisyo sila ng mga team ng Indo nung M2. Para binibait sa kanya mag-Brody tsaka siya babakbakin ng gano'n. So doon na bigla nilang nilabas yung tank build na gano'n Brody. Hindi siya pagkitas-pitas eh. Gumawa ng sariling yun, at least may sariling meta rin pala ito niya tayo, no? Yun yung ano, hindi yung lagi tayong gumagayos sa kanila. Kumbaga, binate nyo kami sa ano, sa hero, pero ika-counter naman namin kayo via items. Sim. Masakit pa sa breakup, sabi dito ni Dance Moere. Ang isang nga bro. Grabe na si Lauren. Talaga naman bumabawi. Ito yung kadalasan na nagaan ni Harley for Sirjack Esports. Kung nare-remember nyo, Sir Rodfell and Crofty.
siya yung nag-Harley lagi. And oh. Right now, with marksman, mas parang mas gamay niya, no? Mas okay siya pag marksman. For me, at yung mga panalo nyo, antayin nyo lang yung message ng aming director and awarding ng mga nanalo sa ating raffle right after ng season natin. Not right after ng tournament ngayong araw na to, buong season po. Tatapusin natin kasi isang bigay na lang sa lahat. Lagi natin ginagawa yun from day ano, since season 1 ng Juicy Legends, sinatapos ang buong tournament. Tsaka natin ibibigay para isang bitawan na lang. Kasi pag weekly-weekly, ang dami. At least nakalista ng lahat. Sabay ako lahat ng naalo. Pagbukas ko, ang dami ko na kanila. Protina, gamot sa mga sad boy at sad girl. Ayan. Sabi ni Meryl Paagdo. Ito, busy sa Pampanga, esports waiting. Esports waiting, ayan. Ah, din pala siya sa, ano, sa busy ng esports. Si Maricet. Ah, si Maricet. Ingat ka dyan. Ingat, Maricet. Si Maricet. Na, ano, fan kanina ni Prof. Bian eh. Talagang minsan na nga lang kung magka-fan, dami ang out pa. Ah, na pala to. Sa verify naman. Na-check ko na eh, dami. Ayan, kaya ka na, ano eh. Feeling ko ba kasi Baybox yan eh. It's a trap, no? Oo, it's a trap pala. Si Baybox, nako po. Mag-livestream ka mamaya, Sir Jack, pag nanalo din mo. Hold na. Hold na. Hold na. Charo-charo kaya, ano ah, kaya Sir Jack. Nandiyan ba, Sir Jack? Kaya tayo siya nagko-comment, pero... Eh, nagko-coach si Sir Jack, guys. Kaya busy. Talagang tutok siya. Namin nga, no? Oh, diba? Mainit. Ano yan? Ang mga videos. Ay, siya ka may bagong page din si Sir Jack, guys. Ang gagawa ko bagong page, guys, Providen. Providen? Providen yung page. Kasi, ano eh, na-copyright. Page ko pagod na. Sa akin yung 20,000 followers. Yun lang. Si awit mga sir. Pero waiting na. Kailan po ba yung 515 Souvenir Exchange event? Wala akong idea. 515! The idea is 515 May 1. Ay, May 15? May 1. May 15 pala 515. May 15. Kasi, kaya 515, yun yung araw na nilabas si, ano, si Mobile Legends. May 15. Hindi ko alam kung anong year. Anong year ba? 2017? 16? Parang 2016. Ayun. 2016 yata yun. Oo, oh, nag-start ako early 2017 na. No? Sini-stop ko rin. Let's go. Ready na ba? Ayan guys, so habang waiting pa tayo, don't forget to share the live stream in public dahil meron pang mananalo later on ng 570 Diamonds. May pa-event din sa Juicy Lemon page, so don't forget to check them out. Give them a follow and like as well. Guys, pati na rin yung TikTok account ko. Follow nyo na yan. Guys, check nyo sa YouTube, Prof. B. Kung gusto yung makilala si Athena, in-interview ko na si Athena. Hanapin nyo lang doon yung title nung ano ko, content ko na Athena. Basta search nyo to sa YouTube. Mag-subscribe na rin kayo. Huwag nyo kalimutan i-like, share, and hit the notification bell. Nabubulol pa eh. Yun na nga lang sasabihin ko, nabubulol pa. At dun sa ano, kung wala pa nagme-message, baka mamayang gabi may mag-message yung mga nanalo ng diamonds. Pero check nyo na rin yung message request, baka nandun na punta yung message. Hindi agad-agad lumalabas. Uy, huwag naman ganun, ano, Lennon. Malay mo palakas pa lang sila. Diba? Guys, minsan kasi may deserve yan. Oo, malalakas yan kasi... yung tinalo ng may tinalo sila ano eh ano to kilala rin ano yan yung ano Black Series hindi yung pasok din sa MPL top 3 yun eh yung ano yung hindi yung naglaro rin for Omega nung time na naglaro sa Omega Apex. Okay. Rich Apex. Ayun. Kanya-kanya nga para panahon lang. Yung mga teams, may tinatawag silang download game kapag game 1, guys. Ano yan? 170 teams? 164 teams. Tapos ang natira yan, top 16. So, ibig sabihin, salang-salayan. Tama. So, give chance. Lagi sa tandaan, pagka natatalo, hindi kayo ano mahina. May mas malakas lang sa inyo.
Ganun lang yun, di ba? Kaya pag ano, nagagalit si ano sa inyo, pag nagagalit si dictator sa inyo, gaganaan niya. Pagtatangka daw ni Eloy habang buhay, oh. Shoutout sa shoutout sa iyo, Eloy Villa. No, yun ang kailangan ko lang, tank lang na maayos. Kaya ko nang buhatin ng lahat. Joke lang. Good luck, yan. Tama, di naman lagi panalo. No. Nilog ang bola. Yung iba, oblong. Yeah. Kahit sila Michael Jordan, ang kalakasan niya, natatalo rin sila. Tama, diba? Tama. Oh. Yan, si Athena, lakas ng dadrig niyan. Pero, wala eh. Hindi talo. Ano? Hindi talo. Ano? Hindi talo, pero panalo. Ah, sa ano kami? Ang talo ng Bern'S. Bern'S. World Wage. Way better kami na mag-a-apports, guys. Kasi mas, ano yon, mas gana sa amin. Minsan talaga, katulad nga may nag-comment kanina, may girlfriend, may babaeng pang talagang pang-girlfriend, may babaeng for best friend or good friend mo. Alright, let's go! Ito na, start na natin ang game number 2, Sirjack Esports versus Bern'S Esports! Let's go! Yo! Bro, na naman ang energy! Tinaas na naman to the highest level! I believe! Kaya kasi sinabi ko kay Athena na mas gusto kong friends lang kami. Inunaan ko na siya. Excuse me? Oh. Mga gusto mong, ano, ma-screenshot ko sino nag-send pa ng friend request. Oyo! Siyempre, bago FB ko eh. O, i-request ko talaga yun. Kahit yung dating Benetex. Ay, tinatabi mo nung nag-request ako. Ibig sabihin, talagang tanda-tanda mo mga panahon. Hindi, nag-PM ka pa nun. Sabi mo, baka pwede pa-accept ako po yung nakasama nyo nung first Oy! Class ko. Uy! Sinabi ko yun? Oo. Nag-thank you ka pa. Thank Hindi you ko po. Sinabi yun, pero aaminin ko, nagpa-fansign ako sa'yo. Mm-hmm. Tapos, nag-thank you pa yan. Dami ko po natutunan. Mag-improve pa po ako. Ano ba mga... Uy, may pa-opo? Oo. Oh, sabi ano? Mo mga sa akin, o sige, tuturuan kita mag-shoutcast pro. Kailan ka ba pwede? Sagot ko na yung dinner. Naku? Doon ako style din. Hindi. May ganun yung pagsagot ng dinner. Oo. Ganito po ba talaga schedule pagsakas? Paano po ba kami? Oo. Oh, ano? Parang hindi naman tulay yun. Oh, diba? Ah, totoo ba? Kailan yan? Day one, day two? Hindi ko alam dyan. Meron pa kasi namin sa akin si Athena eh. Ikaw kasi hindi ka nag-antay eh. Yeah! Ano tayo? Nabasa na to! Nagkalabasan pa nga, pero dito, labas na rin ang mga Bern'S picks nila, guys. Out of this world! Alice! Oh my God! It was a nice pick there by the Alice. But, you will get surprised what Sirjack will choose. Esme and Silvana. I think that's gonna be a... That's gonna be Silvana. Baksa Esme, Baksa Silvana. Silvana Cho. Silvana Cho. Oh, right. Alat tumama. Esmeralda Matilda. Cho! Oh. One hop! Oh. Tumama! Ibig sabihin one hop. Esme Matilda, excuse me. Okay. Okay. Oh, one hop. Oh. Nabawi sa akin, nabawi. Pero ito naman ang sagot dito ng Bern'S Esports. Ito na, tinutok na nila kay Lancelot. I-highlight na nila si Lancelot. Ipipick na ba nila yan? On point pa rin yung pag-predict ko. Prof, nakakamiss yung ganito. Lancelot at Yeezun Shin. Pinalitan Silvana. Ng Silvana! Silvana gets by Bern'S Esports. Gets. Na-gets na nila yun. Matilda. What? Claude yan. Matilda. Tapos... Ano yan? Susunod na band dito, ano? Ano? Mahirap kasi sa 3 bands yung ganito eh. Ayaw ka? Oh. Ay, shoutout kay Tracy Linda, Prince Angeles. Joehead? Hindi, kailangan ka ba na yung Joehead eh? Oo, ka ba na nga pala. 1-1! Ay, hindi, wala na palang 1-1. Hindi na napipig na 1-1. Si Lina. Dome? Ah, okay. Ang ba yan? Lodi. Sige, Hashima. Baksha. Sabay pa tayo. Baksha? Pwede yung Baksha. Oo, pwede yung Baksha ba? Pwede. Gusto ko yung idea na yun ha. Pero choke. Baksha. Ayan. Hindi, pangit ata ang Baksha dito ngayon eh. At ito na magiging sagot ng Sirjack Esports. Ano kaya ang pipiliin nila? Oh no. Ano ba yun?
Oh, Harley! What a nice pick there! But sa atin, Sir Jack Esports! Ano kaya sagot nito ng Bern'S? Sabi ko sa inyo, Harley ni Loren. Hayabusa is the key. Hayabusa, tsaka ano? I like that, I like that. Pag ito nag-veil, maganda. I don't think so. Veil ang perfect dyan. Pero hindi talaga gamitin kasi mahirap yung ano eh. Ayan, Hayabusa lumos. Mechanics, so... Narinig ako, oh, nag-Hayabusa. Ano ba yun? Ano ba yun, sir? At ito naman, ang huling kukumpleto sa Sirjack Esports. Wala isang ba, tank. Ay, wala. So, uwi sila sa Akai. So, no choice, but... Oh. Akai o... Hilda. Pwedeng ano, Kadit? Di na mag-Hilda to. Akai. Kung kukuha ka ng tank, perfect dyan, Akai. Akai! Ano na? Prediction is real. Mm. May sinasabi ka kanina sa propesya, Atina. Tinignan ko lang yung mga natutunan mo sa akin. Pero pag nagigil na ako, hindi na mabibigil. Ako po, parang detail. Pag ano, kailangan pang painitin. Ano ba naman yan, Probi? Pinakalaw. Kaya kailangan laging pinapractice, guys. Oo. Si Probi kasi busy-busy. Dami. Kaya tawag dyan, ano eh, propesya. Oo. Pampanga, number two bulos. Oh? Pampanga's best versus Bulacan's greatest. Ang pangit pakinggan ng prop diction. Si dictator lang ang diction dito. Para kay dictator. Ayan, let's get it mga kaibigan. Will we go for a 2-0 or magkakaroon pa tayo ng game number 3? Ang burn. Tayo na naman. The burning sensation. Mm. Nilabas na ang Pampanga. Sabi ni Alessandro, malas-tas nilabas na ang Pampanga. Pampanga number 2 pala to, itong Lycus. Pampanga's best. Uh-oh. Versus Bulacan's greatest. Uh-oh. Ano, may Bulacan's finest. Meron ba? Oo, may grupong Bulacan's finest. Yeah. Iba yung sa finest, alam ko eh. Pero ito nga, heading on na tayo sa game number 2. Bern'S Esports versus Jack Esports. Sino kaya makakakuha ng huling puntos? Ayan na nga. Ito, Tina, quick, ano lang, quick take mo dito ah. Tinignan ko, usually kasi ang isang Akai, naka-sprint and petrify. Now, anong take mo dyan sa flicker? Nakalimutan lang. Wala lang, gusto niya lang lumundag. Bakit? Hindi, joke guys. Pala-desisyon ka. Ano, more on surprise gang to later on guys. Ito yung tipong Akai na nagtatago sa bush. Saka siya mag-yurikin dan. But right now, Prof. D? Makakaligtas siya dito kaya medyo relax lang. May rotation na nangyari kay RC pero tumitingin-tingin lang. Eto na, si Miles Curie against AD habang nasa likod. Naispatan siya dito. Pagbalik niya most likely, pwede niya sundutin using the Cometic Lance. Ayun na nga, Spiral Keme. Pero hindi babaon dito against Miles Curie without the forever. You know. Grabe naman yon mga sir, rhyme lang. Pero dito, ram and on to the top, make it drop. Loren, a surprise tactic. Hindi siya makukuha dito, pero susundan pa. Joke lang pala, habang si Ramen, tinamaan ng kaliwang palda. Mm-hmm. 1:1 ratio. Oh, 1:1. Pero nakakuha ng Sirjack Esports ang first blood. Kaya namang sila, naka 200 dito. Kadalawang daan. Oh. I'm scared. Hindi pwede magkasas. Hindi, abangan nyo. Malay nyo soon, di ba? Atina for MPL, ramdam ko. Pero moving ramdam on. Ramdam ko rin yun. Ayun na! Magtalon dito. Aray ko po! Na-stamp, pero makaka-disengage pa. May follow-up ba? Mainit. Walang boots to si Loren, no? Hindi pa tapos. Naku po, Rovic. Disengaging, muntikan. Si Loren lagi palang, ano, Harley, tama? Oo nga. Oo, ano kahapon? Inabi ko nga sa'yo kanina, Prof. Di talagang di na siya nakikinig sa akin, no, guys. Ganyan naman kayo, eh. Ay! Ito na, munti ka mamatay dito si Scott Cutie. Walang follow-up habang nadagta naman si Loren na bigla na rin. And now, saan mamatay si Matilda? Sa gitna. O yun, di natin nakita. Oo. Ito na ang pagbangon ng Bern'S Esports. Hila. Bunga ko lang. Kala ko may sunod sa punchline eh. Gusto ko nang bibitin eh. Pabitin pero hindi kukulitin. And right now guys, 3-1. Sige, pilitin.
Tara talaga guys, sulitin natin. Ayan. Ang mga patatali na wala tayong mga clash. 3-1 ang ating score, going into the 3-minute mark. 7-8 versus 7-4 dito ng Sirjack Esports. Nasa Bern'S Esports dito yung kalaman in terms of network, pero early game pa rin naman tayo. And slowly scaling din naman dito ang Sirjack Esports. They still have the clutter dito. Oh! Ay, kung master! Killing spree for is cat cutie forever. I said, rather si Lyco. Ayun na nga, may pag-ipid dito. Naku po, nakalang and most likely hindi ka makakaligtas. That's a double ipid moment na nangyari. Going in against Lore. Nahuli siya dito. Wala pa na Imperial Justice. Kakagamit lang onto the top. Alam nila walang Hurricane Dance. They can commit against two-man rotation dito. Backing up. Ay, grabe, may panda lumilipad. Yun yung cheater. Yun yung last thing na tanong natin, Robby. Yung paano kapag yung medyo malalaking heroes lilipad? Yung ano, diba, yung Yuzong, bumibilis yung dragon. Totoo ba yun? Na-try mo? Johnson, bumibilis din. Pero eto na, speaking of bilis, sobrang bilis dito. Ang ginagawa ng pag-stamp ng kanyang mountain shatter. Looking good for the side of Bern'S Esports kasi yung control nila and idea kung nasan mismo ang mga hero Imperial Justice kinapos na rin dito. Uy, nakaligtas! Pwede pala lumabas doon using Hurricane Dance. Nag-Hurricane Dance siya. Siyempre, bibilis movement speed. Tapos, sabi ni Lycus, putek na yan. Kung pupanda nga pala to. Look at the jump dito. Nanggal sa likod! Uy! Sa likod, paharap. Habang umiikot na circle, ikat. Eh, circle pa ikot-ikot. Dito, ramen, munti ka na siyang pakain. Miles Curry, patakas, jumping in si Bern'S. Finishing that circling eagle girl. Girl ba to si Matilda? Oo. Okay. Oo. Kala ko kasi minsan yung mga ganyang pangalan nakakalito habang one-on-one with the great one, Ramen against Bern'S. Most likely makaka-bailout siya dito. Sana gawin pala ng update ni Moonton, nakikita natin yung stats, yung ano nila, stack, no? Para may idea kung ilan yung stack ng parang season 1 ng JL, nare-request na natin yan eh, no? Kasi, oops! Wala, joke lang yan. Nakapagpakiramdaman lang. Inignore lang. Pero binabasa yung message. Ito na. Ano tamang hala? Naku po, ang ganda ng pag-Hurricane Dance dito. Normal-normal dito. Mas malamang sa malamang. Naglaho. Pinipit. Masakit ang sinapit. Okay. Ayoko nang pilitin yan, ha? Pero ito na lang, guys. Makahirit. Rami na naman, pinagdidiskitahan, normal attack, aka sa Sophia Abbott. Pero dito si Bern'S, focus na sa pag-clear ng wave. Sandwich method, Prof. B. Ayun na nga, natalunan. Oh, and speaking of sandwich, kinain na siya. Sabi niya, sumasandwich ka mo. Sige, nguyain na natin dito the juggle from the tower. And magdi-disengage muna ang Sirjack Esports. Item check tayo dito, Athena. Demon Hunter for the Claude, pero makikita naman natin dito Clock of Destiny, surprisingly for the Lunox, pero wait! Aray ko po mga sir, lumalabot dito sa Scared Duty Forever Comedic Class, hindi magiging enough. Probably going back to item check natin, Blade of Heptasis para sa first item ng ating Hayabusa, more than damage type, Courage Mask para sa ating Sylvana, kaya naman pala may movement speed or bilis na nagaganap. Ayoy! Ay, yung pala yung jump flicker pero naabutan niya si Eagle. Lahat na ng mga pantalon ginamit and naglaho dito. Ang kanilang si YSS na gamit ni Robic. Yes. Now, eto bigay ko lang sa inyo idea. Yung orange buff po kay Harley, gumagana yun. So, pag nagbaraha siya, lumalabas yung additional damage galing dun sa ano, sa orange buff. Kaya, hindi yun patay paraha. Yun yung baraha balasa. Ay! May pangsagot? Siyempre naman dito, Imperial Justice. Habang walang katanungan, may kasagutan din naman. Naglaho siya ang tumalon, pero siya ang nawala. Habang si Scott Cutie Forever makakaligtas, kapalit nun, si Lycus. One for one exchange in favor of Sirjack Esports. Yes, dahil may bonus pa nga Tore dyan. Even though si AD nagkakaroon ng space, parang hindi pa enough para pumalag kasi hindi niya nagagawa yung trabaho niya na makapag-shutdown or pick-up for Bern'S Esports. And right now, lamang ng 1K dito ang Sirjack, 6-8 ang ating score. Pero look at that, Scott Cutie, kung sinong gumanda, magigiba! Aray ko po. Ayun na nga, ikutan ng RG na akay na mataba. 6-9 yung score dito. Athena, momentum base ngayon. Ang bakit na lagi natin pag-usapan na expiration yung Harley dito. Ayun, while scaling up naman ang isang Claude dito. Ano ba
take mo dito sa late game, which is ang aasahan nila is the Alice for the late game. Anong take mo dito pag nagbangga na sa late game itong mga to? Bawal ba dine-in? Puro take-out? De, joke lang guys. Parado kayo seryoso dyan. Boy, sama kasi pinaka-inaasahan nila. Even though si Loren yung naka-retribution dito guys. A Claud is still a Claud. Even though si Loren magkakaroon lang siya ng parang time frame na talagang malakas siya, meron pa rin naman sila pang late game. Yun talaga yung prowess dito sa Sirjack Esports. Meanwhile, sa Bern'S Esports, they still have the team eh. They have the YSS for the Vision. Meron silang Lycos just to counter out the Esmeralda guys. Kumbaga, ito for me, direct counter din tong mage na to eh. Agi si Esmeralda and the Necklace of Durance. Ito yung inaantay ko. Build counter ay, item. Ganda. For Sirjack Esports. Pero pasok? Ayun na nga, pagpasok na wala. Bigla mo naman, tinan mo sa harapan. Abap! Ay, hinapon siya dito ni Matilda. Pero siya yung naapektusan dito while si Sama, sinama na rin dito. Loren, doing a great job. Pang back away lang naman. Habang si Arzy. Ang ganda ng pagpitas ni ano yung pag-ipit eh. Kaso na sobrahan sila doon, wala na pala silang damage. May round to ha. And naglaho parang bularen as well etong si Lycus. Si Ramen, pwede siyang gumaw dito. Meron na siyang item somehow to sustain yung mga damage na maaari niyang matanggap. Isa pa sa ano, no? They need to take this turret first. And ito na nga. Before, I think, na maglord sila. Nakinig sila sa'yo, Prof. B. And right now, guys, first lord of the game up for grabs. Nasa advantage ng Sirjack Esports to actually take that down. Buhay silang lahat dito. Even though in a few seconds, buhay na rin sila. Because item check tayo dito. Claud, Demon Hunter, mas inuna niya yung Wind of Nature, guys. Just to counter out yung ating Hayabusa na naka-Blade of Hephaestus sa Endless Battle. Kasi kapag nag-focus fire yan sa kanya na naka-Shadow Kill, he will just activate the Wind of Nature. Pero look at the drop dito sa may bandang jungle side. Mamamatay most likely etong si Scott Cutie. Walang forever Lycus. Two man down open ang Lord. Perfect timing for Sirjack Esports. Habang dito sa top lane naman, Otis AD against that Esmeralda ni Ramen. Ay, hindi nila gugawin. Nasa yung Claud? Ayun yung Claud. Nanap yung Claud eh. Diba? Medyo natatagalan sila dito ah. Natatagalan sila sa ganitong ginagawa nila. Pero tama. Safety lang pala. Sure na daw, sure na. Kabado naman masyado si Otis Profi eh. Pero right now guys, 8:30 ng ating kill score. Around 3k gold lead for Sirjack Esports against Bern'S Esports. Pati na rin sa mga turrets destroyed, that is 2-1 ng Bern'S Esports. Winter Truncheon, nag-grow as a player dito si Loren guys. I just saw Scott Cutie forever purchasing the Athena Shield to counter out the mage heroes dito or the magic damage na magbigay dito ng Sirjack Esports. Golden Staff ngayon palang nabuo ni Roy Sama pero mas lalo tong mag-go online in terms of damage output, Prof. B. Mas malakas ang survivability chance niya. Yung damage, of course, mag-up na tumalo na rin ang impet. Pero nakuha naman using the Purify and the Orb out. Siya naman na nahuli. Ramin bailing out against the 4-man members dito ng Bern'S Esports. Going in ang lalim ni Loren dito. Nakabail out siya. Napakaganda ng Winter Truncheon. Pero nakapag-grow ba? Hindi siya nakapag-grow as a player. Counter go using that blazing duel. Sumayaw sa kawalan. Bern'S going in. Ako po, may pag-take pa dito. Habang si Ramin, sabi niya, ililituin ko na. Tumakas na kayo mga fre. Nahuli na rin si Ramin. Pinutrip si Ramin dun. Parang probably yung pagkakamali dun, yung maagang pagtala ni Loren guys. Na-excite siya. Oo. Sabi niya, tapusin. Pero hindi niya na-foresee na masyado yung maaga. Tapos yung Winter Truncheon para mag-activate sana as a player. Hindi nag-work kasi sabi ni Bern'S na panood ko na yan eh. Isang flowing blood lang ang kakapat mo. Right now, they could actually go for a middle lane. Oh my gosh. Ang ganda ng placing movement dito sa loob. Ngunit, natapuat maganda ang pwesto pero wala siyang stats. So, inaasahan na dati na maximum damage potential, eh wala. Makukuha ba? Sabi na makukuha yung Claud eh. Pulado siya. Hinahanap ko yung Claud doon ng Mountain Shaker. Yes. Ayun. Subalit, napapuhat. Nakalamang dito ang Bern'S Esports Prof. B2K na ang gold lead nila. Mas Cutie. Oh my gosh. Nag-die down na sila dito. Ramen looking bad. Triple kill para sa side ng Hayabusa. Bern'S Esports is doing it a good comeback na nga ba to ang mangyayari. Dalawang inipit dito pero pumalag naman si Lunox at naglaho na rin etong si Akai. And this is it
for the side of Bern'S Esports. 1-1 ang ating score. We're going in for the game number 3. Grabe naman yon mga sir! Tumawag na ng mga dito si Ginong Valdez. Sabi niya, pwede bang hindi? Pampangas best, tapos Bulacan's finest. Oh, tignan nyo naman, 15-14 ang ating end score. Dikit na dikit ang laban. Pero hindi pa rin sinisini. Okay, kita-kita ko, nag-check ng inbox si Probi dito. Ganun ka-intense. Ang laban ni Probi. May ano, internal battle siya guys na nilalaban. What a nice win there by the Bern'S Esports. At dito magkakaalaman na talaga kung sino ang malalaglag or mahuhulog or mahalis or matatanggal or... Nandiyan, mamimili ako naman nanalo ng 570 diamonds. Pili tayo, pili tayo. Get it. Ayan na nga. Mm-hmm. Ay, tandali. Lumabas. Wait lang, guys, ha? Baka sa inyo yan. Ito. Si Christopher Gonzalez, letter K. Christopher Gonzalez. More jokes to come, Athena. Yun ang kanyang comment. Yan. Congrats, nanalo ka ng 570 diamonds. Alright! Maraming salamat sa suporta nyo, mga ka-juicy dyan. Don't forget to check out Juicy Lemon's page also, guys. May pa-TikTok contest tayo dyan. May mga pamigay din sa page nila. Joker yan si Athena, pero siniseryoso ko lang. Yun. Yan. Pero sino muna yung kapinatulog dahil inignore ka? Yung takbo. Tinakbo na lang. Pag mas malayo kilometers, mas malaki problema ko. Ang kasama na natin yung mga ikat. Dulo-dulo, yun naman beses. Ay, tatlo. Hindi mo na timingan yung gangster ng mga aso. No? Wala yung gangster ng mga aso. Day off yata nila. Pero may mga hindi swat na lang kung tumataon. Sabi ko, ito kaya yung mga hindi naman. Yung gaganda na. Yung may starter dun eh. Ang malupit dun yung pagpaliko kahit dun lang yung daan mo. Pero nandun sila lahat nakatambay. Abang. Yung mga awkward moments na no, nung mga bata pa tayo. Yung mga... Naglalakad may gangster ng mga aso. Gangster ng mga aso. Hindi ka natutuloy eh. Limang series tayo tonight guys ha. And grabe yung majority. Nagge-game number 3 talaga. Siguro for game number 5 later on sa 5th series rather. Elorde Kusog. One of Prof B's ano eh. Atabs na inaabangan. Oh, feeling ko kasi itong Elorde Kusog at Esports sila yung mga top tiers dito sa ating Contenders Division. Kaya magandang laban to. Itong panglima nating series. Mm-hmm. Pero dito, Sirjack, mainit eh. Maninerman muna. Ang comment ni ano ni... Nagko-comment na ba si Sirjack? Hindi pa siya nagko-comment. Ayan, tignan natin guys. Diba sabi nyo kanina yung tungkol sa Bern'S Esports and now they proved themselves worthy na nakaabot talaga dito sa top 16 natin. Nakita nyo yun, what a comeback. Lamang yung Sirjack eh. Oo. Diba? Tapos sa scaling hero na Claude, diba? Dapat pagbandang mid or late game, malakas na siya. Pero ano nangyari sa tingin nyo? Ba't nakakambak pa rin ng Bern'S Esports yun? Si ano, si Alice talaga. Tsaka yung misposition nila against doon sa Hayabusa. May mga errors. Like, na maganda yung ipit ni ano, ni RZ, yung Akai. Ay, si RZ ba Akai? Tama ba? Si RZ. Si RZ yung Akai. Maganda yung ipit ni RZ, pero napipick off lang kasi nila doon yung tank. Diba? Tapos, ang nakukuha sa kanila minsan tatlo, tapos most likely core or yung hyper carry pa nila. Kailan anib namin ni Athena? 2019 eh, no? February ba yun? Huwag ganyan, kaya may mga naniniwala, nakakapikon. The joke lang guys, wala talaga yon. Friends lang talaga. Oo. Friend zone ko siya. Kumbaga, okay in na kami. In friend zone ko siya. Mas masaya kami sa ganito. Guys. Yung ganito kami. Wow. Very showbiz yung mga answer niya. Masaya kami kung ano meron kami ngayon. Di ba ganun yun? Masaya kami kung ano meron kami ngayon. We enjoy each other's company. Pag lumalabas kami, we with friends. Showbiz! And at saka na pag-uusapan if we're going to take it to the next level. Yan. Abangan nyo na lang. Dapat naka-follow kayo sa YouTube. Yan pala. Gawin nyo na lang. Doon pa punta.
Grabe naman yan, mga sir. Pero guys, waiting na lang tayo for game number 3, ha. Huwag kayong mainit masyado dyan. Hot na hot din yung mga supporters si Sirjack kanina, eh. Habang ano, eh. Talagang type kong type din sila habang nanonood, eh. Ang bilis ng comment section, eh. At Ina, yan. Pwede ka magising na 2 a.m.? Di pa ako tulog na 2 a.m., so hindi nyo ako magigising. 4 a.m. na, kausap ko yun. 4 a.m. talks. Eh, 4 a.m. talks kami din, eh. Hindi nyo ako magigising ng 2 a.m. Sabi niya sa akin, alam mo naman, ano eh, isa sa pinaka-safe. Ano ba, basta may parang ganyan yung sinabi siya, pinaka-safe, eh, ako to, sabi yung probably, parang ganyan. Pinaka-safe ka sa akin, parang ganyan yung word, eh. Ah. 4 a.m. talks. Late yeah. Talks nga yun, eh. Di naman san ka. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Parang lasing. Parang, ala, sang ka. Ang lagi niya pag mag-chat-chat yan, kumain ka na. Kumain. Wala guys, eh. Dapat 2 p.m. Hoy, ob-ob. Pag galit yan, eh. Hoy, ob-ob. Dapat daw 2 p.m. siya tawagan. Para sure nagising, mostly talaga guys sa hapon or tanghali. Kapag gusto niyo kausapin nang nasa wisyo. Kasi kapag umaga guys, naku, hirap na hirap talaga. Hindi ako early bird, ikaw ba, Prof. B? Ako, pinapractice ko na mag-early bird eh. Oo. Ano eh, feel, pag ano kasi, umaga, tapos maaga rin ako nagigising, maaga natatapos yung araw ko. Sa bagay. Let's go sa ating game number 3! Match point! Pero nung in-ignore yung message, hindi na matapos-tapos yung araw ako, hindi na ako makatulog. Eh. Yun! Yung pala yun. Alam that's na what's bothering you pala. Oo. Tinanong kita, bakit hindi ka matulog? Hindi mo din yung sinasabi, hindi mo nga kaya alam eh. Ay, lumabas din. Lumabas din. Lumabas din ang totoo. Diba guys? Saka pag maaga kasi gumigising minsan, parang mas marami ka na-accomplish na task. Kasi mas marami yung oras mo eh. Mas marami ka nagagawa din. Ako makita ko lang ipin niya din na kompleto na araw ko kahit ka-umpisa pa lang. Yun. Ayan. Sige ha. Gusto mo pa. Ayan. Pag tinanong ano? Pag kumakain na si Broby, papalibre lang. Oo! Nililibre ako niya ni Adina guys. Sobrang ano yan, sobrang bait niyan. Papalibre ako. Kailan ka ta nilibre? Yung ba ako nilibre? Hindi pala. Iba pala yun kung nililibre sa'yo. Ayan! Ay! Kasi naman yung pagkakapicture mo naman kasi ang ganda ng rehistro niya dun eh. Ano ba yan? Kaselos-elos. Suspended nga natin si Isidre Christian siya nag-picture nun eh. Pa-PM nga, ano, prop? Ando, nasa, ano, binura na ba? Binura na yung post? Sige lang, sa profile niya. Sige lang. So ito na, back sa ating labanan. Intense na ito. Gaganong ka lang o, tapos tayo. Hachichiche, water jutsu! Kumuha ng tubig. Uy, maganda ang line up dito ng BSE. They still got the Alice. Parang awa muna, ligawan muna bagay naman kayo. Hindi lahat ng bagay, eh, kailangan mo ligawan. Oh, pag may chemistry, actually, mas gana pagka-friends talaga yun. So, naranasan ba yun? So, oo. Kunyari, pero hindi mo siya nagustuhan o gusto mo rin, pero mas gusto mo ng friends rin. May ganun ka na bang? Di, wala. Pag... Play safe ba yan? Parang play safe. Wala akong ganun eh. Pag di ako tinamaan doon, at alam kong friends lang talaga. Ah. Oo. Oh. And yun nga, ang dami kong gano'n, puro mga, karamihan ng mga friends kong mga babae. Oo nga, kasi nga wala, sasya ako doon. Kasi nga wala naman kasing something talaga. Kaya nag-i-stay sila as friends ko. Ayun, oh, tama. Napainom ako ng tubig, issue kasi ko sa pro. Yung mga lalaki kasi, pag tropa, nagbo-boy stop eh. Ay, bro, ayoko na ganyan, bro. Oh. Di ba yung mga boy stop eh? Ano ba yan? Yan lang. So, yan na nga. Gusto ko, nanay at tatay ko, magiging kayo lang. Eh, syempre, ganito kasi yan, guys, eh. Pagka minahal mo isang tao, binibigyan mo na rin siya ng karapatan saktan ka. Yan! Totoo yan. Syempre, kasi emotional invested ka na, eh. Pag nagmahal ka, matik yan, package yan, masasaktan at masasaktan ka. Kaya ka nga nagmahal dahil masasaktan. Pero syempre, guys, get ready. Get ready for the next one. Kahit bigyan mo siya ng karapatan na saktan ka, tignan mo kung pag inabuso niya na yung karapatan niyang yun.
Yan. Worth it. Tama, diba? Tama. Pag inapuso na, enough na. Hindi na worth it yun. Kasi minsan, ikaw rin mismo yung nag-hinder na makilala mo yung tamang para sa'yo talaga. Parang gigil yung oh, ano. Parang ano ah. Naka-game pace siya ano. Oh, ang sinasabi ay, siya tingin. Tapos may pagtingin eh. May conviction yan. May tinitignan ba sa kapaligid? Ito na, hindi natin na pakisama ng ang mangyayaring laban. Kaya mo rin yung drop team. Sige, kaya na nila yan. Tatawag pa yun si Atina. Balik sa best of one. Balik sa best of one. Maganda pickings dito ha, ng Bern'S Esports. Tignan natin kung may ibang plano dito ang Sirjack. Uy, naku po, nagkalabasa. Ano yan? Pantok Brunei ay, and Muara. BTS? Si Brunei. 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 Uy, nagkalabasa na ng Sirjack ng mga badges. Bakit kailangan may masaktan pa kung pwede naman maging masaya lang? Hindi pwedeng one ano lang, one side lang. Laging ano yan eh. May, siyempre individual pa rin at the end of the day. May mga misplay, miscom. Walang perfect. Oh. Yes. Yung mga paghihirap din siya kayo mga lungkot minsan, nagbi-build up ng relationship na yun, di ba? Pero ito na nga, going back na tayo sa game number 3, fourth series na tayo for tonight. Sirjack Esports versus Bern'S Esports. All one na ang ating score. Yun na nga. Inabutan na nga ng 1-1 to. And best of one again, tulad ng binabanggit kanina direct ng ating mga tropa nga Juicy. Item check, parehas nag, alam mo pa napapansin ko ah, pagka naging game 3, itong mga to, yung mga core hero, nagpe-play safe sila na pumupunta sa jungle lang. Yun yung isa sa mga napapansin ko na mas gusto nila muna mag-jungle talaga, hindi na muna lumilinya. Kasi kwentado na nila eh, do or die na situation probably, and another part is that tsaka na lang sila papalag, magkakatala na lang sa individual skills kumbaga. Di na mismo sa rotation later on. Yeah, hindi mo na malalamang nagmamahal ka kung di ka masasaktan. Ayun. Ah? Sabi dito ni Mark. Pag nagmamahal ka tapos nasaktan ka, mapapamura ka. Ngayon na nga, going in, Sama against two members dito ng Bern'S Esports. Nagiging maingat si Sama dito, baka samain siya. Still, good move. Then nakakapag-farm siya using that avarice emblem. He's got QB. Yes. Another arrow. Hindi rin po connect. Kumukuha pa dito ng momentum, Matina. Ano ko po, tignan mo naman dito si RZ, Prof B. Look at that, revitalize nila. Tagagal. Ako po, masyado malalim dito. Most likely, mabipick off nila dito. There's a first blood for the side of Bern'S Esports. Grabe yun, Prof B. O naman, pinapayagan mo sila saktan ka. Eh, gusto mo lang naman, mahalin sila. Tama. Sabi ni Jervis Ann. Ayan. Mamayday ko yan para sa'yo. Mamayday ko yan. Maraming salamat sa 50 stars. Another one. Ayun. Another kill there by the Bern'S Esports. It's gonna be a dilemma for the side of Sirjack Esports. Inuunahan na ng Bern'S Esports. Sabi nga dito, unahan mo na Prof B, baka maunahan ka pa. Pero lagi niyong tatanda, first should be the last and last should be the first. Yun. Going in and out din dito. AD, may rotation dito. Ang ganda ng pwesto. He's got cutie, win of justice sa isa. Munti ka na maging dalawa. Pumasok na rin dito ang kanilang si Sama. Shadow kill. Eh, may pagpabengkong. Tatamaan si AD. Oops. There you go. Two man. And then, one for one lang. Joke lang sa two man. Pero yung favor yun ng Bern'S Esports actually, yung na-pick off nila doon si Lauren Hyper Carry. And I like it. Nandun na sila sa situation na kailangan na nilang pumalag. Kumbaga, it's all or nothing guys eh. Second chance at best na nga yun eh. And Bern'S right now, even though they're having a hard time spreading out in the map, kasi ang ganda ng rotation ni Ramin din, Prof B, eh, oh, katulad niyan. Ang bilis nga, pag si Ipa kumunik, ayun na, tumama na rin RC and Ramin na ipit dito sa binog mismo ng Viral Justice. Uy, lumabas sila, habang may Bern'S sensation dun sa likod, Lycus denied dito ni Miles Cutie. Grabe naman yung takbo niya dun, milya-milya, pero inaabot pa niya. And now that is 3-4-3 ang kanilang score in terms of kill points. Yan, mas naniniwala pa ako sa hangover kasi sa pag-ibig. Hindi, maniwala ko sa pag-ibig dahil dyan, hindi dahil sa pag-ibig, hindi tayo nabuhay. Hindi dahil sa pag-ibig, hindi ka magkaka-hangover. Magkakarugtong pala, no? That is the cycle of life, kumbaga, guys. Lahat tayo magdadaan talaga dyan, masasaktan at masasaktan. It's up to us kung paano natin gagamitin yon. Ang ganda ng pwesto ni Lycus dito, naispatan niya. Si Sama,
Well played. Rotation after rotation, there's a card. And nahuli na rin dito ang kanilang maganda Miles Cutie. Umanap siya ng millet nung hindi siya makatakbo. Four-man rotation habang dito one-on-one AD against Sama. Kanina pa sila dito. Though, nabasag naman pala na ni Sama ang bottom lane or bottom turret dito ni AD. Moving on, 3-4 ang ating score in favor of Sirjack. Both of the teams right now playing it safe. Lamang wala guys in terms of network. Isa lang ang lamang pagdating naman sa kill pero hindi pa yan masyado magmamatter. Lalo ngayon, may turtle buff pa tayo na upper grabs or Metroid Sama spotting. Okay na nga, pati-spot. Tumatapat na. Turtle na reset. Ang ganda ng pagtalon dito. Disengage na. Ang lalim ng dalawa. Pero sa likod, naiwan naman sa harap pala si Stratio. Forever Lycus Pulado as well. Umaatras na sa ng araw. Follow-up. Nag-DP out na. Rovic Bern'S. Umaatras na iwan. Si AD, ang isa sa kanilang mga damage hero. Papalagpaba Bern'S going in. Pinagtanggol niya ang purple buff. Pero hindi siya pinaglaban nito mga sir. Umaatras na Bern'S. Disengaging against the four-man members ng Sirjack Esports. Recta Tortol. Nice initiation of teamfight. Sila yung nakalamang even though sinisimulan nyo ng Bern'S Esports. Guys, yung pagkaroon nila doon ng around 2 pickups against Bern'S Esports makes a huge difference. Look at that, 14,000 versus 13,000 dito ng Bern'S. All 5 ang ating score, pero meron sila nakuha ang isang tore sa bottom side. Oops! Pala ko eh, go eh. Joke lang pala. Hindi lahat ng pagbebuelo eh, gumugo. Iba tumatan siya. Naku! Nag-aano sila dito, tren-trenan, nakita ko to. Pag may sumalubong dyan, bangga talaga. Choo-choo train. Ito ha, may pati. Ay, naku, dalawa, perfect timing. Okay, nahuli na dito, pero counter go. Para sa side dito, ni Miles Cutie. Aray ko. Biglang naglabo si Scott Cutie. Down you go. Ang ganda no, yung tipong. Meron ko palang kamag-anak na makakasalubong. Miles Cutie with a guiding wind. Even a circling eagle on point. Bonus na skill kasi yun, guys eh. Makakaligtas yung teammates mo. Merong pag-jump papunta sa'yo ulit. Ang ganda nung ginawa, binait nila no, yung dalawa. Pag bait, oo. Yung palag may, may pangatlo pa. Sabi, masyado daw tayong kabado. Akala mo isa ka lang, ngunit dalawa pala kayo. Yun! Natapot! Sakit nun. Oo. Ayan. Patay. Patay. Parang labas ako sa ganyang usapan, ha? Parang ano, bumanda. Oo. Parang dumublete, ha? Umi-scratch. Grabe naman yun mga sir, double uy! Kill. Pero right now, hindi nag-connect yung Abyssal Arrow. Kamundigan lang. Pero sa Scott Cutie, magandang pag-forward dito sa bush. Just to check the vision na mapaprovide niya para sa team. Kalama nga sa network, nasa side pa rin na Sirjack guys. That is 19,000 versus 16,000. 6-5 ang kill score natin. Going into the 7-minute mark tayo. AD on the other hand, trying his best to farm as much as possible pero hindi niya na naman yata nagagampanan yung pagkakaroon niya ng execute for a battle spell. Early dapat yung ganyang advantage guys. Always remember. Yung kay AD ba? Kay AD, ayaw sa pero hold that thought guys. There's a jump in Pino Justice. Kinumit na rin dito. Disengaging bila. Wala silang follow-up damage. Now, alam nila walang Pino Justice. Pwede sila magdikit-dikit. Alice ang mag-aabang dito, Bern'S, that orb and stamp, kailangan niya ipasok to sa mismong turtle pit if ever nagkaroon ng pag-ibig dito. Papakan naman ito siya, revealing, nasa mga position, nahuli na si Bern'S, trying to sustain, ilang ulit na nareset, etong turtle, mga dalawang buwan na sila dito, still, unahan ito ng retry, nakuha naman dito ni Selena, wala retry, pero meron naman kontra, abang nahuli naman ang kanilang backshot ni RZ, eto naman Scott Cutie, hindi maganda ang pag-cage match mo doon. Follow-up naman si Sama and Lycus bailing out against Sama. 4-for-1 na naging exchange natin on what went wrong is that Bern'S Esports nagkaiba-iba sila ng target. Na very evident yung error na yun guys. To the point na nag-overextend na si AB. Same time si Bern'S maganda sana yung Blood Oath niya na ultimate. Kaso, kinapos pa rin eh. Pag hindi kayo in unity, syempre, mahahati yung damage output nyo. Hindi kayo magkakaroon ng talagang luck hero na mapapatay. And right now, Sirjack Esports successfully getting two big objectives. A turret onto the mid and a turtle buff prof B. Ayun na nga yung mga pa-turtle buff na yan. 10-6. Parang ano ah. Ano yon yung kumanta ng pajama party? 10-9-6. 10-6 lang pala dito. Kulang ng 9. Huge rotation dito. 4-man death ball onto the top. Ikot na rin si RC Romoronda.
I think kailangan na lang nila ibigay ito dahil most likely maaari silang ma-pick off in 48 seconds for the next Lord AD. Kanina pa ito naglalaban since first minute of the game, Sama against AD. Sama doing a great job protecting yung lane niya mismo. Sana all ko nang protect. Oh, may paghugot. Pero sa mga nagtatanong, yes guys, itong si Lauren, former Inter or next play part din tong si Lauren. Yeah, talaga namang in terms of tournament, babad na babad din to, or batak, as we say. And right now, guys, kita naman natin, 10-6 ang ating kill score. Lamang ng apat dito ang Sirjack Esports. Pati sa gold, hawak pa rin nila advantage. Turret downs, that is 5-1 ng Bern'S Esports. Item check na dito, Enchanted Talisman with a Necklace of Durance. Nice itemization for the Matilda. Blade of Heptasis going for the Blade of Despair dito sa ating shoe. And of course, look at that. Calamity Reaper way run. Wait, all that talk? Nahuli si Sama. Ang ganda rotation pero try to sustain. Yung pala may pagbunggo. Sila pa ang sinama dito. Naipos ko na bigla. Si Robic na rin dinamay pa. 3 man down si Lance. Ano, sumeta pero sila yung na-set up. Diyos ko. Grabe po, Abdi. Kumbaga, inaantay lang dito ng Bern'S Esports na may it's camera. It's over! Ikaw, Mr. Jack, ng It's a Front! And look at the jump! Biglang naglaho the perfect timing from Sirjack Esports closing the series against Bern'S Esports. Nai-imagine ko na ang mga ngiti sa labi ni Sirjack Esports. Nagkamit ng tagumpay in a very dominating manner, guys.